Napakaraming dinig ang aking naririnig. Sabi ay, aanhin ba natin ang ganitong klaseng edukasyon? Kung ang problema ay hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating sitwasyon. Hanggang sa aking napatunayan na ang boses na aking naririnig pala ay nagmumula rin sa aking kalooban. Tunay na ang tagumpay ay nagsisimula sa isang pangarap, sa ating pagtaglay ng karunungan, kasabay ng pagsisikap. Pero bago ang lahat, saan nga ba ito magmumula? Sapat na kaya na basta lang tayo mangarap? O di kaya, depende rin ito sa tadhana? Simulan natin sa mga katagang, maraming estudyante ngayon ang sumasambit. Mga taong nababahala at napakaraming bakit. Aanhin pa nga ba ang mga bagong implementasyon sa sistema at karagdagang taon? Kung sa pagtingin natin sa ating mga sarili, masasaksehan natin na sinusubok tayo ng panahon. Takot, pangamba, pag-aalinlangan, pagdududa, sari-saring emosyon na humaharang at ating inaalala. Talaga ba? Bakit sa atin pa? Kaya't siguro nga, pinapatunayan ng daloy ng pagbabagong hindi mawakasan na ang mangarap lamang ay hindi magiging sapat. Kasabay ng mga katanungang mahirap sagutin dahil mali pala ang kahulugan at dapat pagtuunan natin. Kaya tama na sa mga aanhin ito at aanhin dyan, bagus, alalahanin. Mga matataas na pangarap sa kabila ng hirap, tayo'y magtatapos ng pag-aaral pagkat may pangarap. Kapalit ng sakripisyo at paglaban, ay aanhin ang parangal at kagalakan na siyang susi patungo sa matagumpay na daan. Tila ba nakaukit na sa ating tadhana at hangarin na ang dating aanhin lang ay siya rin palang ating aanihin. Mga abilidad at kakayanan na napalawak at nahasa, pinatunayan at papatunayan ng patuloy para maging isang taong hindi lang basta aanhin ang aanihin sa dulo. As part of the batch 2021 to 2022, what I feel right now is none other than joy, gratefulness, and 100% excitement because I get to be able to see all of my classmates in person for the first time, in which I am really, really excited about. I did not see this coming and I really did not expect this to happen. And I'm sure that my classmates have the same thoughts as mine. But nevertheless, I am happy about it. And finally, we can see each other even for once. We can take pictures together, not just screenshots. Masaya ako kasi isang HTU sa pagtupad na ang graduation ay muling magiging face-to-face. At nakakagulat kasi itong mga nakita ko mga itsura sa online ay makakita ko rin po sa face-to-face. Ikinagagalak po namin mga estudyante ng aming pong mapagdanto na kami po ay magkakaroon ng face-to-face graduation. Hindi po dahil sa kami po ay nagsasawa na sa aming mga tahanan, ay dahil po sa ito po ay isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa aming buhay, sapagkat hindi po naging madali ang aming mga pinagdaanan noong nagkaroon po ng pandemya. Hindi po naging madali para sa lahat ang pagharap sa pagbabago. In short, hindi po naging madali ang online class. All I can say about it is mixed emotions lang. And the thought of being happy about it. Kasi kami yung makaka-experience na to ever in 2.5 months, years, andito na kami. And we're back in the school na gagraduate. Hindi na buksan ang aming dala. Ngunit tatanggap na kami ng aming mga diploma. For that, we are beyond grateful for all of the HTU staff behind all of this, and we are honored to be able to celebrate such an event after the 2 long years of waiting. We would like to thank all the personnels who've done all their work just for this to happen. The personnels, teachers, administrators who would ever do this for us. And I hope that this opportunity to be able to graduate face-to-face will not just happen on our batch, but also on the following grade 12 as well. Gusto po magpasalamat sa DepEd at dito po sa mga LGU namin sa paghanap po ng paraan na ipagpatuloy ang mga estudyante sa pag-aaral habang nandito kami sa crisis ng COVID-19. At may huling mensahe lamang po ako sa aking kapwa estudyante na ngayon ay isang hakbang na lamang sa panibagong pahina ng kanilang mga buhay.
gusto ko lamang sabihin na huwag na huwag po tayong sumuko, lalo't lalo na po sa mga malalaking pagsubok na darating. Sapagkat ito po ang magiging tulay upang makamit natin ang ating mga hangarin at mga pangarap. Kaya huwag sumuko, laban lang at padayon lang.